Mariing na pa rin oksimori habang tinitingnan itong palapalapit sa kinaroonan nila. Kung meron man siyang isang bagay na hindi inaasang mangyayari, ito yun. Hindi na siya magtataka kung bakit kilala ito ng pamilya ni Leonardo dahil magkakilala ito at ang binata. Pero makita ito doon sa mga sandaling iyon ang nagpawindang sa kanya. It was supposed sa family dinner. Bakit ito naroon? Tita Ari! Bahagya pa siyang napapitlag sa sigaw na iyon ni Brian. Agad tong bumaba sa upo nito at sinilubong si Ari. Hello, Brian! Hindi niya alam kung totoo o hindi ang ngiting pinakita nito sa anak. She walked towards them with Brian holding her hand. Binitawan lang ito ng bata nang muli itong bumalik sa kinaupuan. Hi, Tita Amanda. Ari. Narinig niyang sambit ng ginang. Halata din sa boses nito na hindi ito'y inaasahan ang pagdating ng kapatid. Lumapit ito sa ginang. Humalik sa piskin nito. How are you? Oh, I'm fine, Iha. Kailan ka pa dumating? Kala namin matagal ka na sa Bundia. Isa rin siya sa kinuhang modelo ng Raven Fashion Show. Mom, kaya siya narito. Nagkita kami sa labas ng bahay. Si Nancy. Hindi mo sinabing pupunta ka rito na magkausap kayo kanina, Ari. Actually, sa hotel ako papunta. Naisipan ko lang dumaan para sana kamustahin si Tita Amanda at si Tito Gabriel. Hindi ko naman kasi alam na uuwi ka kaagad. I thought you're going to attend their after party. Hindi na ako umattend kasi may family dinner kami ngayong gabi, sabi nito. Oh, dumako ang tingin nito sa kanila, particular sa direksyon ni Mori. Hindi niya alam kung imahina siya niya lang iyon pero tila nakita niya, dumilim ang mga mata nitong dumako sa kanya. Pero sandali lang yun dahil muli itong inikot ang katingin at nakangiti na ito. Pasensya na, tita. Tito, I did not mean to interrupt. Hindi ko alam na may family together pala kayo ngayong gabi. It's okay, Iha. If you want, you can join us. You're a family too dahil kaibigan ka rin Nancy at ni Leonardo. Nakangiting sabi ni Sir Gabriel. Sa seryoso mga mata, tumango naman ang binata. Hello, Ari. Umupo na tayo. Si Tita Amanda. By the way, nagkakilala na ba kayo nitong si Morissette, Ari? She is Leonardo's fiancé. Kilala mo na si Brian, kaya marahil. Kilala mo na rin itong si... We know each other, Tita. Agad na putol nito. She is my half-sister. She said with voice cold as ice. Pero siya lang yata nakakapansin sa lamig niyon, maliban kay Leonardo. Kita ni Mori kung paano nagulat ang mga kaharap. They all darted their shocked eyes on her. Gumiti siya. Tama po si Ari. We're half-sister. Magkapatid po kami sa ama. Oh! Tanging sambit ni Tita Amanda. Mama, Lola, hindi pa po ba tayo kakain? It was Brian's subtle voice that breaks the awkward silence. Gutom na po kasi ako eh. Natawa si Sir Gabriel. Narinig din niyo yon. Our prince here is hungry. Ari, umupo ka na at ikaw rin Nancy para makakain na tayo. Tumalima naman ang mga ito. They sat beside Tita Amanda sa kabilang bahagi ng komedor. Si Sir Gabriel na nasa kabisera while she, Leonardo and Brian was on the other side. Ilang sandali lang nakataon ng kanilang atensyon sa pagkain. Ang sarap ng luto ninyo, tita. Puri ni Ari sa gitna ng kinakain. Number one talaga sa akin pagdating sa pagluluto. Kaya kapag narito ako sa bago, hindi talaga pwede na hindi ako pupunta dito sa bahay ninyo para makikain. Natatawa nitong dugtong. Lumiti ito. Kita sa mukha ni Tita Amanda ang kasiyahan sa narinig. Salamat, Iha. Kayo, Morissette. Leonardo, sana nagustuhan niyo rin ang luto ko. Baling nito sa kanila. Ngumiti si Mori. Tama po si Ari. Ang sarap nga po ng mga luto ninyo. The best din si Tita sa pagluluto ng buttered shrimp. Kaso nga lang allergic si Leonardo sa hipon. Nakangiti pa nitong sabi na sumulya pa kay Leonardo. Sabi nga ni Tito Gabriel mo, kaya nga hindi na ako nagluto. Ako din po, Lola Amanda. Allergic din po ako sa hipon. Hindi napigilang sabat ni Brian. Ganun ba, Brian? Nako, pati pala yun naman naman sa papa mo. Tumingin to kay Leonardo. Ang lakas ng dugo mo, Leonardo. Brian not only looks like you, but he also moves like you. Sinabi mo pa, Mom? Nakangiting sabi ni Nancy. Siya nga pala, kuya. Pwede bang ikwento mo sa amin kung paano kayo nagkakilala ni Morissette? Natigilan si Mori. Ganon din si Leonardo. Si Ari naman taas kilay siyang tilingnan. Hindi nakaligtas sa kanya ang ising gumuhit sa mga labi nito. Hindi siguro niya napapansin ng mga kaharap pero hindi siya. She know her for almost 8 years bago siya umalis sa pader ng ama. Noon pa man, hindi na talaga maganda ang ugali nito. Akala niya sa nakalipas na 5 taon na hindi sila nakita yung nagbago na ito but she was wrong. Napatunayan niya iyon nung kaarawan ng ama. She was still the selfish and self-centered Ari she had met. Ngumiti siya.
Isang napakatamis ng ngiti. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong magdiwang. All she wanted was her getting pissed. Inawakan niyang kamay ni Leonardo. She then looked at him with all the gentleness in her eyes. Ngumiti si Yaka pagkuhan. Gustong gusto naming sabihin sa iyong lahat ng tungkol dito. Ngunit sa tingin ko, hindi sapat ang isang oras para sabihin ng bawat solong detalye ng kung paano kami nagkakilala at kung paano kami nagtatapos ng maraming pag-ibig sa isa't isa. It takes time, I think. Hindi ba, sweetheart? Namumungay ang mga mata na muling niyang baling sa binata. Leonardo looks at her with the same gentleness in his eyes. You're right, sweetheart. And besides, nasa hapagkainan tayo. Hindi itong tamang lugar para ikwento tungkol doon, Nancy. Tama ang kuya mo, Nancy. Tito Gabriel Berted. It's not the proper place for storytelling. Ang mabuting gawin natin, ubusin itong luto ng mom mo or else, maghihimutok na naman yan mamaya. Sinabi mo pa, Dad. Baka sabihin na naman niya kaya natin di na uubos dahil hindi natin nagugusto ng luto niya. You too, ungrateful. Pinapahiya ninyo akong dalawa sa mga bisita natin. Tawa na ni Nancy at ni Sir Gabriel lang sa munod na namayani. They kept teasing Tita Amanda. Pinanonood lang nila ang mga ito nang ngingiti-ngiti. Sumulyap si Mori sa gawin ni Ari. Nakaiwas ang tingin nito habang iniinom ang lamang alak sa kupitan nito. Hindi na rin to tumagal pa doon. Matapos ng dinner, agad to nagpaalam sa kanila na pupunta na ng hotel para kamustahin ang kanilang Kuya Daniel. Pinilit man itong iguhit ang ngiti sa mga labi nito, hindi pa rin nakaligtas sa kanya ang kadiliman sa mga mata nito nang umalis. Hindi mo pa na ikukwento kung paano kayo nagkakilala ni Ari at ni Kuya Daniel, Leonardo? Magkakilala na ba kayo dati pa? Tanong ni Mori. Pinilit nga lang pinahinang boses dahil natulog si Brian sa likod ng pickup. He was soundly sleeping. Pauwi pa lamang sila sa mansyon mula sa bahay ni Sir Gabriel at Tita Amanda and it was almost 11 o'clock in the event. No wonder tulog na tulog si Brian. Sandalitong sumulap sa kanya bago muling ibinalik ang mga mata sa kalsada. Sa Manila kami una nagkita ng kuya mo. Iisa kami ng paaralan nung college. Pero dahil ibang kurso niya sa kurso ko, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na maging close sa isa't isa at maging magkaibigan. Iba ang circle of friends niya. Ako naman si Jaime, Teo at Russo ang mga close ko. Nagkita kami ulit sa Australia 5 years ago. He was the assigned engineer sa isa sa mga hotels ni Grandma. Si Ari naman nagkakilala kami through your Kuya Daniel. Binibisita niya ito tuwing humuhupo ang eroplano kung saan siya nagtatrabaho noon bilang stewardess. Doon din sila nagkakilala ni Nancy with the same reason. Binibisita din kasi ako noon ng kapatid ko. Did you know then that Ari has feelings for you? Nagtagi sa mga bagang nito sa kaumiling. No, wala siyang sinabi nung nasa Australia kami but even if she did tell me, nothing would change. Because like Nancy, nakababatang kapatid talagang turing ko sa kanya. She loves you, Leonardo. And because she chose me, kaya mas talo niya akong kinamumuhian. She thinks I robbed everyone away from her. Si Papa, ikaw. You didn't. Tito Rolando loves you both the same dahil pareho niya kayong anak. Hindi niya lang yun maramdaman dahil puno siyang pagkamuhi. Hindi niya yun makita dahil binuling na siya ng kanyang galit. And one more thing, hindi mo ako ninako sa kanya dahil kailanman hindi niya ako naging pag-aari. Umurong si Mori. Palapit dito, saka inihiling ang ulo sa balikat nito. Narulungkot ako, Leonardo. Narulungkot ako sa nangyayaring to sa amin. She is my sister and yet we are fighting each other as if we are mortal enemies. Wala kang kasalanan. I hope you will always remember that. You've already tried your best to reach for her, pero siya itong lumayo. Siya itong may ayaw, and there's nothing we can do about it. Isang linggo pang matuling lumipas. Ito ang araw ng paglabas ni Martin sa ospital. Bagamat nanghihina pa rin, ay stable nang lagay nito at pwede na sa bahay na tuluyang magpagaling. Finally, makakauwi na rin ako. Puro ng galak na sabi nito. He was sitting on the bed at pinasan sila ni Nanay Fina habang nag-aayos ng mga gamit nila. Being there for weeks feels like ages. God, hindi ko nagugustang bumalik pa rito. Kaya nga dapat sa susunod, wag ka na magmaneho ng lasing, si Nanay Fina. Lumingon to sa direksyon ng anak. Halos mamatay ako sa sobrang takot sa pag-aalala nung nalaman kong nangyari sa iyo. Alam mo ba yun? Hindi napigilang sambat nito. Martin bit his lips. Dahan-dahan itong tumayo at paika-ika na naglakad palapit sa ina. He then hugged her gently. Pasensya ka na kung pinag-ala ko kayo. Pangako hindi na mauulit. Gumanti ito ng yakap sa anak. Dapat lang. Mahina pa nitong sambit. Si kuya? Kunot noon niyang tanong na makalapit ito. Tagos ang tingin na sa likod nito at sa lamang pickup ng kapatid pero hindi niya nakita ang kaibigan.
Nang tumawag si Mori kanina magkasama mga ito at nabanggit ni Carissa, nasasama ito sa pagsundo kay Martin. Nagpaiwan, bigla kasing sumama ang pakiramdam. Maikli nitong sabi. Kamusta pare? Baling nito kay Martin. Eto, excited na makauwi. Salamat nga pala sa pagsundo. Tumango ito. Walang anuman pare. Akin na po yan ay. Sabi nito sa akin nung kay Nanay Finang dala nitong bag at nagpatiuna na maglakad. Nagtatakang sinundan niya ito ng tingin. Bakit tila yata malungkot ang aura nito? She felt the coldness in him the moment she asked about Carissa. Actually, napapansin niya na yun ang pang mga nakarang araw. Hindi lang dito, kundi pati na kay Carissa. May problema kaya mga ito? Let's go, Morissette. Napapitlag pa siya sa boses na yun ni Martin. Saglit niyang nakalimutang nasa tabi niya pala ito. Winaksin niya sa isip ang tungkol sa kapatid at sa kaibigan at bumaling rito. Ngumiti siya at tumango. Linalayan niya ito. Inawakan ng braso pero iniwas ito iyon. Instead, he hold her hand tight. Saka hinilang papunta sa nakaparadang pickup ng kuya niya. Naiwan na lang sa lalamunan niya ang protestang nais matawi sa mga labi niya. Sigurado ka bang hindi ka sasabay? Ang kuya Daniel niya. Nasa harap na ito ng manibela. Pwede namang idaan ka muna namin sa school ni Brian bago na... No need, kuya. Agap niya. Magta-taxi na lang ako. Masyado na ako mag-out of way kung idadaan niyo pa ako. Tumango-tango ito. Sige, ikong bahala. Sige po, Nay Martin. Paalam ni Mori kina Nanay Fina at Martin na nakaupo sa likod. Dahan-dahan sa pagmamaneho, kuya. Habol niya sa kapatid na magsimula ng umandar ang pick-up nito. Namakalis sa mga ito, agad na siyang nagpapara ng taxi. It was already 10:30 in the morning. Kanina pa maral siya hinihintay ni Brian dahil alas 10 natatapos ang klase nito. Sa Little Angel Learning Center po, Manong. Sabi ni Mori na makapasok na sa loob ng taxi. Tumalima naman ang driver. Hindi kasi ito masusundo ni Leonardo dahil may urgent appointment ng binata sa isang Japanese investor kaninang alas 8. It was urgent dahil babalik na ito sa Japan mamayang hapon and Leonardo wanted to close the deal badly. Hindi niya alam kung natapos ng meeting. Marahil wala pa dahil hindi pa ito nakakatawag. Kinuha niyang cellphone niya sa bag at nag-type. Isasend na sana niyang message niya nang tumunog iyon. Leonardo's name popped up on the screen. Sinwipe niya iyon. Hello, where are you? Papunta pa lang ako sa school para sunduin si Brian. Tapos na bang meeting ninyo? Katatapos lang. And? Tanong niya. Di na siya makapaghintay pa na magkita sila para alamin dito kung maganda ba naging takbo ng pag-uusap nito at ni Mr. Tamagotchi. Mahigit isang buwan na nitong nililigawan ang Japanese investor na iyon bago nakapag-desisyon. Congrats me, sweetheart. Puno ng galak na itong sabi. Because I got the deal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga? Hindi mapigilan niyang sigaw. Bigla tuloy na palingon ng driver ng taxi sa kanya. Napahagat labi si Molly sa kangumiti rito. Maluha-luha siyang maling bumaling sa kanyang cellphone. Ang galing mo, Leonardo. Nangingiting halos pabulong lang niya sabi. And I'm so happy for you. Thank you, sweetheart. Hintayin niyo ako dyan at susunduin ko kayo. Nasa hotel ka na ba ngayon? Wala pa. Nasa daan pa kami ni Jason. Sa hotel na lang tayo magkita, Leonardo. Kami na lang ni Brian ang pupunta doon. Narito na naman ako sa school, sabi niya. Are you sure? Pwede namang... We are here. Hintayin mo na lang kami sa hotel. Manong, susunduin ko lang po ang anak ko. Pwede bang hintayin ninyo kami? Sabi ni Molly sa driver na agad naman sumang-ayon. Bumaba siya ng taxi. Ipit-ipit sa pagitan ng balikat at tenga ang cellphone niya habang nagkukumahog na isakbit ang kanyang bag. Leonardo was still on the line. I need to go now. Baka naiinip ng anak natin sa paghihintay. See you at the hotel, Leonardo. Sabi niya at ini-off ng tawag. Dali-dali niya nang tinawid ang distansya mula sa taxi papunta sa gate ng paaralan. Binati siya ng dalawang gwardiya sa may gate. Nasa playground po si Brian, ma'am. Kasama iba pa niyang kaklase at si Teacher Faye. Salamat, guard. Sabi niya at gumiti pa sa mga ito. You're welcome po, ma'am. Magarang nasagot nito. Uminto ang sinasarilang taxi sa harap mismo ng hotel. Matapos magbayad, bumaba na sila. Good morning, Morissette. Ma'am Morissette pala. Nauutal pang sabi ni Enzo, ang gwardiya ng hotel. Morissette lang, Enzo. Ano ka ba? Natatawa niyang sabi. Kimi itong umiti. Awkward pa rin ang mga mata. Dumating na ba si Leonardo? Tanong niya. Hindi pa yata, Morissette. Umalis sila kaninang umaga ni Jason. Tumango-tango siya. Tama ang desisyon niyang wag nang pasundo rito. Medyo malayo ang pinagkitaan nito kay Mr. Tamagotchi, kaya nga mas nauna pa silang dumating sa hotel. Pumasok sila sa loob. Brian was holding her hand.
Nakita niya kung paano umayos si na Avery at Brandon sa may information counter. Agad nang umiti si Brandon pagkakita sa kanila. "Hi, Morissette." Kaswal na bati ni Brandon. "Kamusta ka na? Matagal tayong hindi nagkita. Tulad pa rin ang dati ang bati nito. Walang ilangan. Hindi tulad ng iba na halos makatingin sa kanyang diretso." Gaya na lang ni Avery nakatabi nito. Iwas na iwas itong tumingin sa kanya. At nang di sinasadya namang magsalubong kanila mga mata, hilaw itong umiti. Hindi niya alam kung insulto yun o sadya lang na nahihiya ito. Ito pa lang ang pangalawang pagkakataon na nagpunta siya doon sa hotel mula na ma-engage sila ni Leonardo. Naging abala kasi siya nitong nakaraan dahil sa nangyari aksidente kay Martin. "Mabuti naman, Brandon." Nakangiti niyang sagot. "Medyo abala lang kaya hindi ako nakabisita. Kayo, kamusta kayo rito?" "Mabuti rin naman. Medyo nakapagpahinga na ng kaunti dahil tapos ng holiday season." "Si Miles, nasaan?" "Nasa villa sa East, kasama si Rika. Kakalis lang kasi ng bisitang umuoko pa ron kaya nililinis nila." Natigil ang pag-uusap nila na makita ang may tatlong babae ang palakad sa direksyon nila at may daladalang traveling bag. She gave way as she saw them walking towards the counter. Mga guests siguro na gusto mag-check-in. Agad naman inasikasa ni Brandon at Avery ang tatlo. Siya na may naglakad na, papunta sa elevator. Kanina pa kasi umungot at tinihila siya ni Brian. Sa opisina lang sila nito maghihintay. Tumangyo muna sila sa harap habang hinihintay yan mababa. And when it does and open, si Manager Lucas at si Ma'am Sandra ang iniluwa noon. Hindi lang si Avery ang tila uneasy na makita siya, maging ang mga ito. "Morissette, Ma'am Morissette?" Agad na bulalas ito. "Magandang araw po, Manager Lucas, Ma'am Sandra." Tulad na nakasanayan, binati niya mga ito. Bagya pa siyang yumuko. "Nako, Ma'am Morissette, huwag mo na akong tawagin na ma'am at parang awkward na kasi." Si Ma'am Sandra. "Mas lalo pong awkward para sa akin yung ina-address niyo po kong ma'am, naninindig pong balahibo ko." Natatawa niyang pakli. "Pwede po bang tawagin lang ako ng katulad ng dati?" "Hindi yun pwede, si Manager Lucas. Magiging asawa ka na ni Sir Leonardo, kaya amo ka na rin namin. Marapat nang ni-address ka naming ma'am, bilang pagrespeto na rin kay Sir Leonardo." Tumango si Ma'am Sandra bilang pagsang-ayon. "Gawin niyo lang po iyon kapag maraming tao. Pero kung tayo-tayo lang naman po, Morissette na lang. Naiilang po kasi ako eh." Bahagya din tong tumawa. "Kami rin. Alam mo ba yon? Pero masasanay din kaming tawagin kang ma'am sa pagdaan ng panahon, Morissette." Si Ma'am Sandra. Hindi niya alam kung masasanay din siya pero sa sandaling iyon, sapat na sa kanyang tawagin siya ng mga ito sa mga pangalan niya. Hindi nagtagal ay dumating si Leonardo. Bakas na bakas sa mukha nitong kasiyahan na pumasok sa loob ng opisina. Agad tong lumapit kay Brian. Masayang iniangat ang angat sa hangin na todo namang katuwaan ng huli. Unti-unti rin siyang lumapit. Puro ng kistap ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. He opened his arms wide open. Sumiksik siya doon. Iniyakap niya sa likod nitong isa niyang braso at ang isa naman sa harapan kung saan hawak nito si Brian. She hugged him tight. "Congratulations, Leonardo. I am so proud of you." Sabi niya sa namumungay na mga mata. Naramdaman niyang masuyo nitong hinalikan ng noo niya. "Thank you, Morissette. Thank you so much." Sa paos na boses, sabi nito. Carissa's POV. Nariin siyang napalunok habang tinitingnan ng kanyang hawak. Ilang minuto na nakalipas pero natili pa rin ang mga mata niya doon. Shock and disbelief was written all over her face. Nangihina siyang napopo sa bench na isang mall sa kanyang pinuntahan para maki-CR. Hawak pa rin ang bagay na iyon sa kanyang kamay. After their heated argument sa Daniel, bigla naman siyang inatake ng hilot matinding kagustuhan na magsuka. Hindi niya iyon binagyang pansin noon sa resort sa pag-aakalang may nakain lang siya hindi na gusto na sikmura niya. Pero nang nagtuloy-tuloy pa rin iyon, sa mga sumunod na araw nagkaroon pa siya ng hinala. And now it was confirmed. Muli niyang tinignan ng pregnancy test na nasa kanyang kamay. Dalawang pulang guhit ang nakarehistro doon. How did it happen? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. She was taking contraceptive pills for Christ's sake. Paano nangyaring buntis siya ngayon? Did she miss the pill? Wala naman siyang maalala na may araw siya nakaligtang uminom. So how did it happen? Hindi kaya... Her eyes widened as realization drawn into her. Marahil nabuntis na siya nito nung una pa lang na may nangyari sa kanila. Hindi pa siya gumagamit ng pills noon. She only used it the day after. Doon ba siya nabuntis? Or maybe, she was just fertile that even if she take contraceptive pills, nabuntis pa rin siya.
Naalala niya, sabi ng pharmacy na binilhan niya noon, hindi 100% ang effectivity noon. Nasa 75 to 90% lang, kaya siguro hindi siya pumalya sa pag-inom na buntis pa rin siya. Ang pagbubuntis na rin kaya ang dahilan kung bakit nitong mga nakaraan ay palagi siyang irritable. At sa tuwing ay si Daniel ang sumpungan ng iritasyon niya. Daniel, dapat ba niya ipaalam rito? Take the afterfill tomorrow. Pwede mo rin bilhin sa butika or pwede na rin akong bibili para sa'yo. Naalala niya ang sabi nito nung gabing unang may mangyari sa kanila. He wanted her to take the after pill. Isa lang ibig sabihin niyon. Hindi nito gustong mabuntis siya at wala itong planong magkaanak sa kanya. Wala rin naman yung plano sa niya eh. Kaya nga uminom siya ng contraceptive pills. Pero ngayong nangyari na, sisiguraduhin niyang isisilang niya ang anak niya. She gently held her still flat belly. One thing for sure, magiging mabuti siyang ina rito at mamahalin niya ito higit pa sa kanyang buhay. Danielle's POV. Matapos yung ihatid si Nanay Fina at Martin sa bahay ng mga ito, nagpasya siyang hindi na muna babalik ng hotel. He needs to sort things out. After his heated arguments with Carissa, ang tayong gusto nilang gawin ay umalis at lumayo. He want to be alone. He needs to be alone. Dahil kung hindi, baka tuluyan siyang masiraan ng bait. Alam naman niyang wala siyang karapatang mag-demand ng kahit ano rito dahil simula pa lang malinaw na sa kanilang dalawa kung ano lang ang papel nila sa buhay ng isa't isa. It was crystal clear, but he never expected them to end this soon, that she will end up what they have this soon. Akala niya, nakaringga niya lang narinig niyang sinabi nito kanina, pero hindi. She really said it with sureness in her voice. Let's stop seeing each other now, Danielle. Sinabi nito yun na parang itong batang ayaw nang kumain. She did not even winced. Normal lang pagkakabigas ito ng mga salitang iyon. Hindi sa pata-description ng salitang gulat na rumihisar sa mukha niya nang bumaling siya. Not even close to it. He was too dumbfounded that all he did was look at her with mouth half open. Sinubukan niya pang tumawa. You did not mean what you've said, right? Lumunok ito. Seryoso pa rin ang mukha. I mean every word. Tapusin na natin to. But why? Naguguluhang tanong nito. Hindi pa rin yun mag-sink in sa utak niya. Nang tumawag ito at sinabing may sasabihin, nung kang pumasok sa isip na ito yon. It was so far from his mind and it was all unexpected. Oo, may deal sila. Klarong-klaro yun sa simula pa lang. Walang sino man ang pipigil kaya ayaw na ng isa. Walang pilitan. Let go and move on. Pero kay dali naman yata nitong umayaw. Niwala pa nga silang dalawang buwan. Nagkasundo tayong wala magtatanong kapag dumating ang panahong gusto nang kumalas ang isa. So don't ask questions, Danielle. Basta ayoko na. As simple as that. Iniwan sa nito doon na windang ang buong pagkatao. Napahampas si Danielle sa manibela. Nagtagis ang bagang habang madilim ang mukha na pinatuloy ng takbo ng pick-up. Kung saan man siya nito dalhin at kung ano man na naghihintay sa kanya sa dulo ng daang iyon, wala na siyang pakialam. How's Martin? Mula sa kinakain, napatangat ang tingin ni Morris at kay Leonardo. Kasalukuyan sila nagla-lunch at tatlo sa restaurant ng hotel. Medyo okay na. Good to hear that. Nakangiting sabi nito. Hindi pa ba natin pwede ipagtapat sa kanyang tukol sa atin? You know, malalaman niya rin sooner or later. Wag na muna ngayon, Leonardo. He's okay but he's not totally healed. Ayoko mangyari ulit sa kanya yung nari last week. Hindi muna natin siyang tuloyong gumaling at ako na mismo magsasabi. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Gumiti ito. Tinawid ng libreng kamay nito ang gitna ng mesa at parang hinawakan ng kanyang kamay. You know that I'll always feel sweetheart. Sa malamlam na mga mata ay sabi nito. Thank you, she whispered too. Gently, I love you, Leonardo. Hindi niya napigilang sabi. Her chest is going to burst if she won't tell him that. Nag-uumapon ng pagmamahal sa kanyang puso na halos gusto niya na yung sumabog. Please always remember that. He nodded. I will, and I love you more. I love you din po, mama, papa, si Brian. Pilyo ang isin ito nang binalingan nila. Napatawa silang dalawa. Nakalimutan nilang kasama nila ito sa mesa at nakikinig. Ginulo ni Leonardo ang buhok nito at pinisil naman niyang pisngi. You eavesdropper? Ngumuso ito. Nandito po ako sa tabi ninyo kaya syempre marinig ko po. Leonardo chuckled. Kinindatan muna siya bago muling bumaling sa anak. Mahal na mahal ka rin namin ang mama mo, Brian. Sobra. Nangingiting minasdan niya ang kanyang mag-ama. They are her most precious possession, her life, her everything. Being with them like this is what she always wished for. Hindi niya ipagpapalit sa kahit anong yaman ng mga sandaling tulad nito. Carissa, may problema ba kayo ni Kuya Daniel? Tanong ni Morissette sa kanya. Kasalukuyan siya nagbibihis ng pasukin siya nito sa kwarto.
Kagagaling niya lang sa hotel, still in her night shift. Sa sunod na mga araw, kakausapan niya si Leonardo para ilipat siya sa pang-araw. Hindi na siya pwede sa night shift dahil bawal na sa kanya ang pagpupuyat. Kinuha niya ang isang itim na t-shirt at isinuot. Malaki yun, pero kahit hindi, hindi pa naman mahalata ang tiyan niya dahil mahigit isang buwan pa lamang iyon. Wala siyang balak na itago sa kaibigan ng kalagayan niya, pero sa ngayon, gusto niya munang sarilinin yun habang nag-iisip siya ng mga kanyang dapat gawin. Hindi niya rin gustong mabigla si Nanay Fina. She is going to tell her about her pregnancy slowly in due time. Bakit mo natanong? Ilang araw na kasi siyang wala sa hotel. Hindi matawagan ni Leonardo. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo or nag-text kung saan siya pumunta? Umiling siya. Hindi eh. Maikli niyang sabi saka umiwas ang tingin. Ramdam niya ang pagsunod ng mga mata nito sa kanya. Nag-away ba kayo? Umiling siyang muli. At totoo naman yun, di naman talaga sila nag-away. Hindi nga niya alam kung ano bang matatawag sa nangyari sa pagitan nila. It was not a fight though. It was more of, ano bang pwedeng itawag dun? They part ways, yes, but it was what they talked then. It was part of the bargain. Hindi kami nag-away pero nakipagkalas ako sa kanya. Napahagat labi si Carissa. She wanted to be honest kahit man lang sa part na iyon. Matagal na siya nagsisinungaling dahil nililihim niya rito ang tuloy nilang estado ni Daniel. Samantalang lahat ng sekreto at lahat ng pinagdaanan ni Mori sinasabi sa kanya. Wala naman siyang balak na itago ang tungkol sa pagdadalang tao niya at kapag handa na siya ipagtatapat na rin dito kung anong lang naging papel nila ni Daniel sa isa't isa. But not now. She's not ready yet and she's still trying to sort things out. Bakit? Tila hindi makapaniwala ang tanong ni Mori. Mahina siyang tumawa. Umaasang hindi nito mahalata ang pait sa kanyang boses. Anong bakit? Bakit kayo naghiwalay? Ano ang rason? Nagibit lang siya ng balikat. We just didn't click. Nakita niyang bumuka ang bibig nito. Tila may nais pang sabihin pero muli rin ito yung tinikom at pinili na lang manahimik. If you want someone to lean on, magkos, sabi nito. Nandito lang ako. Ngumiti siya. Salamat, Morissette, but don't worry. Kaya ko to. Nanlalatang binagsak niya ang sarili sa kanyang kama na makalis na si Morissette saka pumikit. Ilang araw na rin niyang dinahikita sa hotel ng binata. Umalis yata ito ng araw na nakipagkalas siya rito. Dinamdam ba nito iyon? If he does, why would he? Hindi niya plano makipagkalas dito ng ganoong kaaga. Katunayan ang nasa isip niya, hihintay niya itong ang unang kumalas. Hihintay niyang araw ng pagsasawaan sa rito at iiwan. Hindi siyang unang gagawa niyon. Inawakan niya ang imbes ni Riyang Puson. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Accidentally, she got pregnant. Nang araw na kipagkalas siya, hindi niya pa alam na buntis siya. Pero malakas ang kutob niya dahil sa mga senyales na naramdaman niya at nag-test din siya. Kaya walang pagdadalawang isip siya nitong iniwan. It was not to hurt him. Katunayan ginawa niya yon para iligtas ito. Dahil alam niyang sinabi nito mismo na ayaw pa nitong magkaanak. Ayaw niya magbangkaawa sila mag-ina para lamang tanggapin ito. Iyon ang kahuli-huli niyang bagay na nanaisin niyang mangyari. Nang sumunod na araw, nailipat na si Carissa sa day shift. Maaga pa lang nasa hotel na siya. Si Miles ang kasama niya sa mga gawain at ang unang-unang lang assignment para sa araw na iyon, linisin ang room 198 sa 8th floor dahil kakalis nang naumuokupa doon. Malalim siyang napabuntuhin niya nang dumaan sa pasilyo kung saan ang kwarto ni Daniel. It was silent. Marahil hindi pa rin ito bumabalik. Lalagpasan na sana niya iyon nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto doon. Pigil na pigil niya ang hininga ng lumingon, expecting to see him going out. Pero napanunok si Carissa na makita ko sinong lumabas. Isang babae na inayos pang strap ng sleeveless dress nito. Dahil sa nangyaring paglayo ni Carissa kay Daniel, magawa kaya niyang itago ang tungkol sa pagdadalang tao niya? Hanggang kailan kaya ililihim ni Mori kay Martin ang tungkol sa kanila ni Leonardo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.